Good morning. Paanong magpatuka ng panlabang manok? Sa day 10. Ito. Ulitin natin, Mark. Magdala ka lang supot. Ayan. Ginagamit po nating patuka o pellet ay ito po. B-Meg Integra Power Max Solid. From sisiw hanggang sa lumaki, solid bimig po tayo. Integra 1, Integra 2, Integra 3, Integra 4. Meron palang Integra 3 Plus. Ayan. Sa nagkukondisyon po naman ako ito, ang timbang nito ay ito sadyang gawa namin o gawa ko. Ang nilalaman nito ay 35 to 40 grams. So ang timpla para gumaang manok pag day 10 na 6-4 po ginagawa namin sa 10 manok. Ayan, 1 2 3 4 5 6. Pag sinabing 6-4, 6 na concentrate, 6 na pellet. 4 na pellet. 1, 2, 3, 4. Tapos lalagyan natin ng isang mais. Ayan. Yan po ang mixing dito po sa akin, sa ginagawa ko. Depende rin po sa hinihingi ng katawan ng manok. Kung masyadong pumapasok ang katawan ng manok, ginagawa natin 50-50. Kung masyado namang lumalaki sila, nagiging 7-3 pa yung mixing na yan. 3 nito, na-concentrate, o 7 na-concentrate, 3 na pellet. Yun ang 7-3 na tinatawag ito. 6-4 ito. Sa 10 manok, 2 puti ng itlog ng nilaga, hard-boiled na white egg. Tansyado na ni Mark yan. Ayan. Jacky Outsmart saka 2 kutsara para sa 10 manok. O kung gusto mo pang ano, pwedeng 3, wala namang problema para mas kumang sila. Saka wheat germ at dextrose powder. Tapos sa itlog naman po, sa itlog, I mean, sigatas. Sa 10 manok, 10 kutsara. So sa isang manok, 1 kutsara po naggatas. Ayan, sa 10, 1 kutsarang wheat germs na puno. Tapos kalahati lang na dextrose. Sa umaga lang po yung dextrose powder kasi sa gabi hindi ko binibigyan. Hindi sila nakakapagpahinga ng maayos. Medyo nakakagising po yung dextrose ng konti. So ayun na, pinanghitura ng mixing, oh. Ayan. Malalagyan na ito. Sakto rin po ito, halos sa 10 kutsara ng gatas. Okay, at tira. Ayun. Okay, so imimix ng maigi yan ni Mark. Then ibibigay na po natin yan sa ating mga alagang manok na inihahanda for 10 araw simula ngayon. Kaya itong ginagawa nating timpla ng manok tinatawag natin day 10 conditioning. Okay. Yun na pala, kailang kunin mo, Mark. O, yun po. Senior ko lang po yung ginagawa namin dito. Mati yun, ha? O, yan. Kasi yun, ginawa na namin, isang pakal lang, isang pakal. Yun, ha? Kita nyo, oh.
Sarap to mukha ni chicken. Oo. Yung ganyan, isang sign din niya na wala siyang problema o wala siyang nararamdaman, maayos ang condition niya. Ang ganda kasi ng mukha. Okay? Okay. Okay, yun lang po. At senior ko lamang po yung ating feed mixing. So day 7 na ginagawa natin dito sa farm. Bayaan nyo po sa susunod ko pong upload. Papakita ko po sa inyo ang unti-unti yung day 1 to day 21. Okay po. Salamat po sa nag-subscribe at sa mga magsasubscribe pa rin po sa aking channel. Salamat po. Around Hebron TV, location, Calamba City, Laguna. Ayun, nakita nyo si Marco. Hinahawakan nyo yung manok. Kung pwedeng bigyan ng 6-4 na mixing ng patoka. Kung hindi naman, kung medyo pasok naman ang katawan, ginagawa natin 50-50. Ito yung mga brood cock nilalabas every time na tutuka sila. After nilang tumuka, ibabalik na sila dun sa pen. Kasi ang mga manok na breeder na tandang, pagkasama nila yung babae, imbis na tumuka sila lang para sa sarili nila, binibigay pa nila sa pulet. Kaya nilalabas sila para maging healthy palagi sila. Ayan, kung mapapansin nyo, lahat ng brood cock nasa labas. Ayan po yung katapat, yung pen nila. Yun po. Nilalabas po lahat yan. Okay, hanggang dito na lamang po. At ito po si Randy Hebron ng True Blood Hebron Game Farm. Nagpapasalamat po sa inyo lahat. Hebron TV! Thank you!